umpisan po natin ang ating programa with for today's talk. Tama, Ardy? Okay. Totoo po, October 25, kami nagkita ng aking kaibigan, ng aking my sister, Chris Aquino, sa kanyang tahanan sa Orange County po sa Los Angeles, California. It was a happy, beautiful reunion. Dahil matagal kami hindi nakita ni Chris, text lamang at telepono kami nagkakausap. But it was different seeing her. Tatanggapin ko po, ako'y naging emotional. Sinabi rin naman po ito ni Chris, I was emotional. Pinipigilan ko pong hindi umiyak, pero naiyak po ako, na-miss ko si Chris. And, but we had a nice interaction, we had a nice conversation. Marami ho kaming napagkwentuhan. Sabi nga ng kanyang anak, ang aking inaanak na si Bimby, alam niyo po, Ninong, I'm back to my 4-year-old self. Parang nakikita ko po na kayong dalawa ay nag-show-show. Kaya sabi ko nga kay Chris, magpagaling ka, gagawa tayo ng palabas. And I'm just so glad that Bimb is doing everything he can. I'm so proud of him, taking good care of her, of his mother. Josh, ang assignment ni Josh is to pray. But Chris is being taken care of by some of the best nurses, mga kasama sa bahay at mga doktor. Maaaring maraming nagtataka kasi may mga lumalabas sa balita po that Chris will have to stay in the US for another 15 or 18 months. Ang dahilan po nun ay dahil yung meds po na kailangan ni Chris ay available lamang po doon at saka yung accessibility to the doctors ay kailangan po yun. Kaya she has to stay mga ganun. I mean, nobody's sure. We are praying na sana'y mapaikli po ito para makasama ho natin si Chris dito sa Pilipinas. But she wanted me to let you know, kayo po, na sobra ang kanyang pasasalamat na hindi niya kinakailangan kaibigan, kakilala, katrabaho, kamag-anak. But alam niyang nagdadasal ang lahat. Napakaraming taong nagdadasal para sa kanya. And she says, boy, pakisabi, maraming salamat. At isa pa, sabi rin niya, sana hindi lamang ako ang ipagdasal. Kasi kadalasan hindi ho ba pag may sakit ang isang tao, we pray for the well-being of the person. Sabi ni Chris, it's also nice sana if people can pray for the people around me, my children, my sisters, yung kanyang buong pamilya, yung kanyang support system. And doon ko na-realize, tama nga naman. You know, when we pray for somebody who doesn't feel well, let's also pray for people who are taking good care or who are taking care of people who are not feeling well, who are sick. Kaya umaasa ako na sanay gumaling. Yun ang aking dasal. Ano pa bang aming mga napag-usapan? There were light moments, kami nagtatawanan. Naka-arrange po yung mga regalo para sa aking birthday. Chris na Chris pa rin talaga. And I just missed her. And I am hoping that one of these days ay makita natin ang aming pag-uusap. Alam niyo po kung bakit. One of the reasons also why yung aming maikling pag-uusap ni Chris, yung kanyang health condition, pabago-bago. Nagbabago. Kaya sabi nga niya, boy, baka hindi accurate. Kaya hayaan niyo po, we will be giving you updates sa mga darating na panahon. Chrissy, if you're watching, and I know you will be watching this, sabi na sa akin, bago ako umalis, I want you to know that Bim and I watch you. I mean, hindi man siguro everyday, but I think she really watches all these shows. I love you. I love you, Bim, Josh, and everybody in that house. Mahal na mahal ko po kayo. At maraming salamat sa panahon na ibinigay mo sa akin, Chrissy. Thank you very much. Yun lamang po.